Samantala, puwersahan na rin pong pinalika sa mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at dagat bago pa man ang pananalasa ng Super Typhoon Lawin sa probinsya ng Cagayan. Naghahanda na rin ang ilang simbahan pati na mga pribadong tahanan na posibleng maging pansamantalang tuluyan sakaling kulangin ang mga evacuation center. May report si June Veneracion. Sa mga pagkakataong kailangang lumikas para makaiwas sa sakuna, sila ang mga pinakakawawa. Ang matatanda, mga sanggol at bata. Oh, baby ko! Yun, pero kailangan dahil buhay ang nakataya. Abot niyo yung bebe, abot niyo yung bebe. Umaga nang simula ng forced evacuation ng mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at dagat bilang paghahanda. Si Lola Daisy Abalos, bit-bit ang mga apo sa evacuation center sa bayan ng Alcala. Umiiyak, kinakabahan. Kahit anong hirap, sir, basta barang bagyo sana, para maanoan namin. Kasi bumabagyo, takot kami, sir. Saka yung mga apo ko kasi. Sa Rosaryong nakasabit sa kanyang leeg naman kumakapit ang 78 taong gulang na si Lola Natividad Cardenas. Sa panahong inang kalikasan ng kalaban, dasal daw ang kanyang sandalan. Kapay kuma, serta, agsardeng, at ipain niya po, tidakos, ngayon po. Ano na yung konser para matigil na yung bagyo, saka yung mga ano, sir. Kasi kawawang mga bata. Lakas! Sa lakas ng inaasahang bagyo, lahat na raw ng paghahanda, ginawa na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan para sa inaasahang unang super typhoon na tatama sa kanila. Sinuspindi ang lahat ng klase at pasok sa opisina sa buong probinsya hanggang walang abiso mula sa Kapitolyo. May liquor ban na rin simula ngayong araw. Bawal magtinda, bawal uminom para matiyak na walang lasing kapag tumama ang bagyong Lawin. Siguro sabihin nilang doomsayer tayo, sabihin nilang nagtataranta tayo ng tao, pero this is the impending, di ba? Serious threat to their lives and their properties. Aminado ang provincial government, kulang ang kanilang mga evacuation center. Kaya pati mga simbahan ay inaalok na rin na gawing evacuation center kung kinakailangan. Pati mga may kaya sa buhay, nangako na papatuloyin sa kanilang bahay ang mga magsisilikas. Ito raw ang konsepto ng bayanihan dito sa Cagayan. June Veneracion, GMA News.